a cabbage, 1 kilo of pork, parsley, rice, onions, salt and pepper, and tomato sauce. Now we're going to start cooking. Nilagyan ko na ng mantika. And then, lalagay po natin yung onion. Ayan guys, lulutuin natin mabuti yung onions hanggang malambot po siya. Hayaan lang po natin maluto siya. Huwag natin hayaan na masulog o maging ano, para hindi siya maamoy. Ayan. Ayan, pag malambot na po yan, lalagay po natin yung rice. Mix po natin. Tapos, lalagyan na rin natin yung tomato sauce. Salt and pepper. Ayan. Imi-mix po natin na mabuti. Lalagay din po tayo ng counting tubig para maano yung maluto ng kaunti yung rice. Ayan. Then, continue. I-mix po natin siya. Ayan guys, after 2 to 3 minutes, pwede na po natin ano, patayin yung apoy. Ayan. And then, isi-set aside po natin to cool it down. Ayan. Ayan. Pag hindi na po masyadong mainit, pwede na po natin i-mix yung mincemeat. Mix po natin na mabuti. At saka, idagdag po natin na mag-a-add din po tayo ng carrots. At ilalagay na rin natin yung parsley. And then, i-mix po natin ng mabuti. After we mix po natin ng mabuti,
Yan. Ayan, pag na-mix po natin na mabuti, ready na po na siyang balutin. Ayan, ready na siyang balutin. Ayan, after na-mix na po natin yan, ready na po siyang balutin. Tapos, ito po, kukuha pa tayo ng cabbage o repolyo. Okay. Tapos, maglalagay po tayo ng yung mixed meat natin. Ganyan pa siya. Madali lang po to. Ilalagay natin ng ganito. Ayan. Tapos yung side. Tapos yung kabila. Hirap ako. Ayan. Ayan. That's it. Madali lang pong ano, magbalot nito. Ayan. Yan, natapos din natin. Yan po yung finished product natin. Ngayon po, ay ilalagay natin sa lalagyan kung saan natin lulutuin. Ngayon po, maglalagay po, tayo ng mga excess na cabbage dito sa lalim. Para po hindi siya not to burn the finished product po ng cabbage roll natin. Yan. Maglalagay po natin ng mga ganyan. Yan. Yan. Tapos, ilalagay na po natin yung mga cabbage roll. Ayan.
kailangan magkadikit-dikit po sila kasi pag ano, masisira po siya. Hindi na po maganda ang magiging outcome nito. So, yan, pagkatapos na ilagay na po natin lahat, ngayon po maglalagay ulit tayo dito sa ibabaw ng cabbage roll natin. Kasi pag ano, nagpo-boil po siya, umaapaw po yung mga yung tubig, yung yung soup pa niya, tapos pag ano na, masisira po yung ano, yung cabbage roll. So, kailangan pa natin maglagay ng cabbage ito. Ayan. Yan. Ready na po siyang lutuin. Lulutuin po natin ito na maglalagay pa. Tapos maglalagay po tayo kung mayroon po kayong ano, gagamit po tayo ng tomato juice. Lalagay. Para sa akin naglalagay din ako niyan para mas lalong masarap 'yon. Magiging outcome nito. Tapos, dadagdagan pa natin ng tubig. Ganyan lang siya. Tapos, ready na po siyang lutuin. Lulutuin pa natin ito ng 2 hours. We need to cook this 2 hours in a low fire po para hindi po siya masusunog dun sa ilalim ng ano ng pot natin. Yan. And then see you after 2 hours.
looks good. Looks good. And then, lalagyan po natin ng sour cream. You can use sour cream or yogurt. That's it. Uftabuna. Bon appetit.